Putang ina nyo. 48 times! Putang ina nyo ah. Galit na galit. Galit na galit siya. Si Sureño. Litigyan natin. Para napikon siya dun ah. Welcome back to Break It Down. Ang papanoorin natin ngayong araw na to ay isang 2-on-2 o 2-for-2 battle. First time kong mapapanood to. Mot and Sorgenio versus Lipcram and Jonas. Simulan na natin. Nananalo ko itos! Jonas and Lipcram, pinili na mauna. Sorgenio at Mot! Kita to minuto! Hintay na ng marami ay mangyayari na sa ahon na yung magkalaban dati nagkampi na ng di naglaon. Teka pare, ako lang dapat magsasalita nun. Aba dyan ako, hindi sangayon. Huwag mo nga akong pinapangunahan, gago, rumispeto ka sa champion. Ganda nun. Sinabi nila yun dahil si Mot champion ng isa buhay, tapos si Sorgenio naman nag-champion siya sa sunugan. So, ang ganda nun, no? Parang nag-aagawan sila doon sa linya na yun. Parehas pa na tayong champion. Mauna ka na. Ahon! Game! Yeah! Di porque tinapat kayo sa amin, mga gago, pwede na kayo mag-feeling palaban. Trip lang namin na mag-ensayo at ito ang matipid niyang paraan. Kasi kung usapang TF Lipcram, yung sa'yo hindi pa malaki. Saka yung kasama mong duleng may discount. Disabled ka kasi! Pero kung usapang panapat sa amin, hindi kayo ang best MC! Kasi masyado pa kayong slow, parang nakatake ng LSD! Kaya parang laboratory journal lang tong binigay niyong enemy! Kasi gagamitin lang namin tong LJ para gumaling sa chemistry! Si Jonas ay galing daw sa Bible at niluwal daw siya ng isda! Kaya pala yung dalawa niyang eyeball ang laki ng agwat sa gitna. Yo! Kaya nga minsan na akong nabigla. Kasi yung mata nito nasa Gedli. Ah, kaya pala pag nag-chat-chat ko sa FB, akala mo nagse-selfie. At Michael Jackson ng Pinas, ulun! Napakadami mong padali. Paano ka naging Michael Jackson kung sa stage, pumipiyok ka lang palagi? Pwes ako na bahala magligpit. Malinis magtrabaho to sa laban. May kasama pa akong matinik na talagang smooth criminal yung galawan. Kaya tong Michael Jackson, tagilid! May pinagtapat sa akin ang yung best man. Pero wag mo sanang dibdibin. Nautusan ka lang ni Shernan tuwing may kasiyahan at piging. Tagabili lang ng anak tong banlag. Kaya nga nalaman ko na din na kaya Michael Jackson ang bansag laging pinapabiligin. Galing nun, Billie Jean reference kay Michael Jackson. So parang sinasabi niya, utusan si Jonas ni Shernan sa 3GS na inutusan bumili ng jean. Tapos na ikabit niya rin dun dahil parang tawag yata ni Jonas sa sarili niya sa flip top, Michael Jackson ang flip top. Okay yun. At ikaw, Lipcram, lika dito. Sa pagsulat, huwag kang ang feeling progresibo. Di ka naman most improved na player. Kakutis mo lang si Oladipo. Victor Oladipo, naging most improved player sa NBA one time. Kako ng apoy, parang dragon. Yan ang mga para niya na useless. Baka how to train your dragon kasi nga maitim na toothless. Si Lipcram nakapustiso, sabi nila maitim, si Toothless yung dragon dun sa animated movie na How to Train a Dragon. Okay yun. Kako ng apoy, parang dragon! Yan ang mga para niya na useless. Baka How to Train Your Dragon kasi nga maitim na Toothless. Pero wag ka, hindi na yan nangingilo. Malamig man yung inumin kung iisipin. Bakit mo nasabi? Tingnan mo naman kasi, may jacket na yung ngipin. Pero seryoso,
dinagaya niya lang naman si Looney pero wala pa tong bigat. Oo, ikay tinatawag lang na MC kasi nga Marlon Kapikat. Kamukha mo lang si Looney, pero yung letrahan mo, badang. Ang usapang lirisismo, gago, wala ka pang alam. Pagiging Looney mo, parang cellphone, nagawan China lang naman. Kasi nagaya mo yung itsura, pero di mo nagaya yung laman. Pinakinggan namin mga kanta na itong Jojo. Oras namin na sayang lang saglit. Kasi ang pangit ng linya to, no? Tila na sayang lang yung beat. Dami ng kanta na itong bobo, pero kahit isa walang nag-hit. Kaya nga tinawag yan na Jojo kasi kanta niya ang weak. At saka halatang si Smaga. Kanta ni Jojo yun, di ba? Weak. Oh, weak. Yung kinapiser, huwag mo na itang dileche ka. Ito namang isa, manaluni yung caliber. Pati multi, etc. Kahit matawag kayo na copier, basta sumikat, pwede na. Kaya nakagat yung break na parang caliber dahil sa pagiging replika. Break, caliper, tapos yung caliper, ano rin, anagram din ng word na replika. Okay, solid to so far. Er, basta sumikat, pwede na. Kaya nakagat yung break na parang caliper dahil sa pagiging replika. Mas walang panama yung mga bara nyo na puro sa jokes lang nakabase. Laban sa mga bara naming may metaphor, wordplay at humor ang atake. Kaya kami diyang nakakaabante. Parang gulong ng bisikleta ang mga sulat namin, pare. Kasi bawat rounds nakapaloob yung mga linyang pambalanse. Tila nasa Nike tournament pa rin kami dito sa gabi na dinadaos. Kasi may isang pares kaming ikakahon na parang freebie na sapatos. Kaya pa ay magpapantay, wala nang gugunitain kung Pasko ang inaantay. Ito ay magmumukhang undas pa rin kung saan may dalawang patay. May dalaw ang patay. May dalawang patay. So yun, nalaro nila yung syllables doon. Tapos yung sinabi niya kanina, may parang nasa Nike tournament pa rin sila. Kasi dati, ako yung nag-host ng tournament ng Nike sa Sunugan. Ako din yung nag-plano ng tournament na yun. Kami ni Mike yung nag-host. Itong dalawa na to, sumali to. Tapos sila yung naging finalists din. Katulad nung nangyari sa Isa Buhay dati. Nung sa Isa Buhay, tinalo ni Mot si Sorgenio. Tapos sa Sunugan naman, si Sorgenio, tinalo niya si Mot. Okay, solid. Saan ka na naman, punyeta ka? Ano na lang ginawa ko? First mo na naman, react mo pa. Tay! Okay, solid na first round ni Mot tsaka ni Sorgenio. Tingnan natin kung paano sasagutin to ni Lipcram tsaka ni Jonas. Sinabihan mo akong duleng. Dapat nga bumilib ka pa. Dahil ako lang ang taong may kakayahang makipag one-on-one sa dalawa. Oo, duleng yung duleng yung kakampi ko. Discounted yan, syempre. Pero alam mo, advantage namin, yung TF niyan, doble. Tapos putang ina, nagsama pa mga panggap. Ano ba sinabi niya kanina? Billie Jean. Putang ina mo, magnanakaw ka na lang, ninakaw mo pa yung linya ni Mab, putang ina ka. Balog ka. Pero game. Meron pa. Puro lang daw ako pagpapatawa. Ang sinisigaw ni Mahangin. Hinahanapan niyo ako ng bars, bakit? May pinatago ba kayo sa akin? Game, game, game! Intro lang. Lahat ng pabor binigay na namin. Pero di ko sukat akalain na sa Facebook mandadaya pa to. Pinipredict mga lines namin. Pinupost, tapos yung caption, aping-ape. Ano pa bang pabor yung gusto nyo? Mag
Twice to beat kayo o mag-freestyle na lang kami? Kasi gahol na raw sila sa oras. Kaya yung linya namin gusto nilang ipatabas. Kasalanan ba namin yun? Sa bagay, meron lang kayong utak ng mandaraya, pero wala kayong puso ng kampiyon. Kaya sa ginagawa ninyo, isa lang yung pumasok sa akin na kaya naming tapatan inyong galing, kaya nangilag kayo sa amin, ahon! Diba? Okay, yun. Ginagamit nila yung sariling style ni Mott na anagram, yung galing tsaka ngilag. Ito si Mott! Ano nga pala yung titulo nito? Kampiyon! Eh, itong si Sur. Ka... Kangkong! Oo! Oo, Kangkong! Kasi ikaw yung bote ng Ginebra. Balikta rin nyo ng mga ibabaw yung demonyo to sa gera! Alam mo ba? Minsan ko nang ginawa yun. Pagbaliktad ko ng bote ng Ginebra. Ang ibabaw ba yung demonyo? Yung alak na tapon. Pero champion to. Linya yata ni Sorgenio yun sa flip top. Isa buhay dati yung pagbinaliktad mo yung ano. Ano nga ba yun? Anong alak yun? Pag mangingibabaw, San Miguel ba yun? Ano ba yung sinabi niya? Ulitin natin. Ginawa yun! Pagbaliktad ko o Kangkong! Kasi ikaw yung bote ng Ginebra. Balikta rin nyo ng mga ibabaw yung demonyo to sa gera! Alam mo ba? Ayun, yung Ginebra, pag binaliktad, mangingibabaw yung demonyo kasi, di ba yung picture ng may anghel tapos nasa ilalim yung demonyo so pag binaliktad. Spinilosa po lang ni Lip Cram dito na matatapon lang yung alak nung sinubukan niyang baliktarin. Ah! Minsan ko nang ginawa yun! Pagbaliktad ko ng bote ng Ginebra! Ang ibabaw ba yung demonyo? Yung alak na tapon! Pero champion to nung nakaraan. Champion ng sunugan! Ha? Champion ng sunugan? Ulul! Ulul! Alam namin yung katotohanan. Nahatiin nyo yung premyo at ibibigay sa'yo yung laban. Kaya isang malaking kabulaanan. Huwag mo kaming niyayabangan. Binigyan ka lang niya ng karangalan para di ka namin mabutasan. Seryoso? Seryoso? Tumanggap ka ng kahihiyan dahil lang sa sulsul neto? Patunay lang na si Nobita madalas mautu ni Sorneyo. Kaya mas masak... masahol pa sa pirata ang yung napili na galawan para kang vendor ng flip-top city sa baklaran kasi nagbebenta ka ng laban. At speaking of laban, di ba sabi mo nung laban nyo kumampi ka na lang sa king para may chance ka pa mag-champion? Anong kala mo, Astig? Thomas at LeBron James ng Cubs malamang hindi rin yan mag-click kasi di walang finals bad trip kayo sa isa't isa kasi yung misis mo dinamay niya. Yung kabit niya, dinamay mo. Tapos nagsama ba to? Paano naging solid yung tandem ninyo kung nagpa-plastikan kayo? Kaya parang istorya ni Okay, so hinaling tulad nila kay James at kay Thomas na parang nagkagalit din dati si LeBron James siya si Isaiah Thomas nung nasa Cleveland pa si Isaiah Thomas. Hinaling tulad nila kay Mott tsaka kay Sorgenio na may sama ng loob sa isa't isa tapos nagpa-plastikan na lang. Kabit niya, dinamay mo. Tapos nagsama ba to? Paano naging solid yung tandem ninyo kung nagpa-plastikan kayo? Kaya parang istorya ni Magnifico ang pagsagasa namin sa bet nyo. Siguradong may mamamatay na batang henyo saktong Disyembre din ngayon. Ang ganda ng tiyempo. May igurot ding mamamatay tulad ni Marquishelo. Tila suntok ni Juan kay Congressman. Mga punches naming hinubog. Kahit pagitan lang ay inch, basta tumama to sa chin, may kampiyon matutulog. Kaya pasensya na sa Barrio Verde. Pambato nyo'y mag-agapi. Kaya LJ, salang muna. Pahinga ka muna ngayong gabi. At ikaw naman, Benjamin Button. Ang sarap mong tawanan. Okay, yung binalik na naman nila yung inch, chin, yung baliktaran, tas Marquishelo, igurot na namatay. Si Sorgenio, tinatawag nilang igurot dahil si Sorgenio, taga Baguio yun eh. Tapos, sinabi pa niya, Barrio Verde, pahinga ka muna. Hindi ko alam paano yan na-relate kay LJ, Mr. si Sorgenio. Ulitin natin.
kanyo'y magagapi. Kaya LJ, salang muna. Pahinga ka muna ngayong gabi. LJ. Surgenyo. Di ko alam. Kung alam niyo kung bakit niya nai-relate sa Barrio Verde o kay Al James si Surgenyo, paki-comment sa baba. Ulitin natin last. May kampiyong matutulog, kaya pasensya na sa Barrio Verde. Pambato niyo'y mag-agapi. Kaya LJ, salang muna. Pahinga ka muna ngayong gabi. Ah, dahil kay LeBron James. Dahil hinalintulad nila kay LeBron James. So, second hand comparison na siya. Kasi alam ko si Surgenyo, hindi naman LJ yung initials niya. Alam ko, Marco, Merino yung last name niya, tas M din yung first name niya. Mac Merino yata yung real name ni Surgenyo. So baka dahil doon sa LeBron James comparison. At ikaw naman, Benjamin Button. Ang sarap mong tawanan ng malakas. Puta, 21 years old, pero yung pangalan niya, Tomas. Puta, Tomas pangalan mo? Di mo pa sinulit pang gagago? Naiya ka pang hinayupa ka, hindi mo pa ginawang Donato? Tangina yung edad mo pang millennial, tapos pangalan mo pang senior. Puta, ipatin! So ano ka ngayon? Millennial citizen! At diba sabi mo kay Surgenyo, tinuring kitang rapper bilang brother. Ano daw? Baka tinuring mo siyang brother bilang rapper. Yan! Yan ang napapala mo, tol! Sige lang, mot, push mo yan! Baliktad pa mo! Ito naman, sabi niya, hindi na daw kayang balikta rin yung Marlon kasi hindi na yun normal. Yung banat mong yun, aking nabisto at nahuli. Tanginan to, magnanakaw na lang ng ideya, kung pa sa album ni Looney. Tangina, kaya isearch niyo, I am normal. Yun ang ebidensya kong panglaban dyan. Hindi lahat kaya yung balikta rin, sir. Lalo na yung loyal fan. Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yung lalim. Yung lalim at yung babaw, yung tandem nyo sobrang lakas, mangopi at magnakaw. Bars mo na, react mo pa? Ha? Nakuha nyo pa yon, nakagatin? Eh yung linyang yon dinuraan na namin. Kay Sibil at kay Dilim. Kaya itong champion nyo na bata, galawang baby ama. Kasi kailangan pa magnakaw para magkabara. Kaya sige, iribat nyo na, mga linya naming binato. Pero magaling kayo sa balitaran, di kayo magsasabi ng totoo. Solid din yung first round ni Lip Crab tsaka ni Jonas. Parang mas marami silang angulo na nahanap dito, no? Kay Mo tsaka kay Surgenyo. Parehas solid yung mga first round nila. Pero siguro i-edge ko ng konti dito kay Lip Crab tsaka kay Jonas. Itong round 1. So, panoorin natin yung round 2. West, may kalalagyan. Mamamatay itong loyal na fan na para bang si Stan. At ikaw, talagang matatapon yung gin kasi iyong tinaob. Pero speaking of alak, mamamatay kayo na parang uminom ng lambanog. Oo. Hindi niya naman, talagang deserve niya yun. Kaya siya nagkampyon. Pinupo na mo pa porket hanggang round 1 ka lang doon. Oo nga, sakto yun. Sumali din si Lip Crumb doon sa tournament na yun sa Nike. O tama, hanggang round 1 ng si Lip Crumb doon. So ang ganda rebuttal nun. Solid. At tinitira pa yung tandem namin. Akala niya yung angulo niya, banayan. Ingit ka lang kasi niyaya mo siya nun kaso di naman siya pumaya. Pero maiba tayo. Nakasama ko tong si Jonas dun sa Baguio. Nagyaya kinawang ko ng Kadiri. Akala ko magpapatato, magpapahawak lang pala ng titi. Ito naman. Wang Od, yun yung mambabatok o yung traditional na tattoo artist. Yung matanda, sikat yun si Wang Od. Sabi niya, nagyaya daw kila Wang Od ka lang papatato, papahawak lang pala ng edits. Dahil yun din sa mga nag-viral na picture ni Wang Od na yung mga tinatatuan niya, nakahawak siya dun sa edits ng mga tinatatuan niya.
So, ang ganda reference doon. Nakasama ko tong si Jonas doon sa Baguio. Nagyayaki na wangkod ang kadiri. Akala ko magpapatato, magpapahawak lang pala ng titi. Wala man, nakasama ko sa hotel. Alam mo ba nangyari, Sunto? Binaklas yung pustiso, winisikan ng ambipure. Nung nakita ko na kung paano magsipilyo, akala ko nagmamanicure. Pero ang sabi niya kay Frus, dala ko'y apoy at patibong, kaya sunog tong masamang damo. O di ba pare, ang galing niya? Ngayon, anong pakiramdam na nagwagi ka dahil sa pinagamit ko na linya? Oo, pinahiram ko lang ng bara to para yung sulat niya pala rin. Ironic na ikaw tong mukhang Arabo, pero ikaw tong nanghihiram sa akin. Oo, mukha kang Bombay na palaging bilad, na maraming libag. Kamukha mo yung kinarati ni Luni sa From Saudi with Love. Luni na naman? Dapat lang. Para tumatak dyan sa bumumo. Kasi puro gaya ka na lang. Di ka na nagbunga at natuto. Ito yung Bombay na pag nag 5'6". Malulugi lang siguro. Kasi mukha namang wala ka ng interes pa na tumubo. At ikaw, yung pagiging champion mo kumpara sa amin, halatang malayo ang agwat. Kasi may kahati ka doon si J. King. At saka tryouts lang yung cup. Binigyan ka niya ng kahati sa kampyonato, kalahating champ lang sapagkat napansin ni Arik na di buo yung mga laman mo at sangkap. Pero kahit tinalo mo na si J. King, walang nagbago sa iyong ranggo. Gladiator ka pa rin, pinaglaruan lang ng Romano. Kaya mahina tong si Jonas. Kay Invictus nga na Olax, dinaig nung nagbabibrator, halatang mahina sa performance. At sa isa buhay, sabay pa yung sumali. Pero laglag sa simula pa lang. Kaya sino to? Mga pabibo lang? Hanggang round 1 lang palagi? Mga pamangkin yata ni Badang? Ah, kaya pala wala silang titulo. Tito lang. Tapos mga puro pa yan patawa. Ganyan talaga pag medyo bobo. Kaya hindi kayo nananalo, hindi nyo kasi siniseryoso. Ang lalakas pang manlahit ng kalaban, akala mo kung sinong gwapo, okay lang sana yung ganyan kung walang diferensya yung mukha nyo. Tsaka dinilakayang makipagsabayan sa mga linyahan na siksik. Kaya yung round sinahabaan, yan ang kanilang pasimpleng cheat. Pero anong pakiramdam ng overtime ini-speak kung pag-upload naman ng laban yung rounds nyo ini-skip? At kung nananalo... Gandang punto nun. Anong silbi kung mag-overtimes yung mga round na ini-spit? Kung pag-upload naman ng mga laban yung mga rounds nyo ini-skip? Galing, simple lang. Pero applicable. O nga, no? Parang medyo mas mahaba yung round ni Lip Cram kanina nung round 1. Pero nevertheless, kanila talaga yung round 1 kanina. Parang mas marami silang angulo na banat kaysa kay Mot tsaka kay Surgenyo. Tuloy. Ramdam ng overtime ini-speak kung pag-upload naman ng laban yung rounds nyo ini-skip. At kung nananalo kayo sa bahay katay, pwes dapat nyong mapagtanto. Dito ibang diskarte at salakay, salita mismo ang pambayo. Kaya kung sa may beat kayo na sanay sa amin ng... Bahay katay, isa rin siyang liga, pero dun may beat kumpara sa flip top na acapella. So, sumali rin yata to doon si Lip Cram tsaka si Jonas. Nanalo kayo sa bahay katay, pwes dapat nyong mapagtanto. Dito ibang diskarte at salakay, salita mismo ang pambayo. Kaya kung sa may beat kayo na sanay sa amin ang laro na to, magaling kayo sa bahay katay, aba doon na lang kayo! Oh. Ang lakas doon. Siguro hindi napansin ng mga tao. May double meaning yun. Bahay katay, malakas kayo sa bahay katay, Abaddon na lang kayo. Yung leader kasi ng bahay katay, pangalan si Abaddon. So, yun sinasabi ko na double meaning, pero yung pinaka-basic na line, pasok siya, hindi siya parang pilit pakinggan. Na magaling kayo sa bahay katay, Abaddon na lang kayo. Tapos yung Abaddon, na pag iniisip mo yung second meaning na si Abaddon yung parang enigma nila doon.
Magandang linya yun. Isa, pwedeng maging isa sa mga quotables dito yun. Bit kayo na sana sa amin ang laro na to. Magaling kayo sa bahay, katay. Aba, doon na lang kayo! Kami! At yung sinabi na kanina, kami! Dalawang beses naglaban sa torneo, pero hindi nyo masisisi. Kahit pinaghahatian yung papremyo, at least naghahandang maigi. Kaya delikado ang kalagayan itong mga kalabang ising-isi. Kasi pagsabay na kaming lumaban, siguradong merong 50-50. Pinag-arian namin dalawang liga sa dalawang magkasunod na season. Lahat ng nagbantay taong para nagbasketball si King Kong. Kaya inyong mga sulat ay malabong pumantay. Panis yung duo nyo sa aming duo na pang do or die. Solid tong round nila Mot tsaka ni Sir Henyo dito. So, mas solid din yung ender nila dito kasi sa round 1. Duo na pang do or die. Yung pinaghatian daw yung premyo. Tapos pag may kalaban sila, siguradong 50-50. Parang ganda ng wordplay nila dun. Tapos yun, yung abad dun. Malakas nun. Abad dun na lang kayo. Tignan natin kung paano sagutin ni Lip Cram tsaka ni Jonas tong round 2. Ang hina ng mga banat nyo. Lalong-lalo ka na, Dudong. Yan ba yung kampiyon, puta? Pinagbabasketball si King Kong. King Kong. Alam ko, King Kong kasi tawag kay LeBron James eh. Ng mga Pinoy. Lalong-lalo ka na, Dudong. Yan ba yung kampiyon, puta? Pinagbabasketball si King Kong. Champion ba yun? Puta ko yun ang champion, o hindi? Tapos ikaw, ang sweet mong kakampi, pinagtatanggol mo siya. So, aminado ka pala nung sunugan, nakalimon ka ng linya. Sige, paniwalaan na lang natin kung ano man yung sagot niya. Pagsasabi na yan ng katotohanan, di na yan bulaan kasi yung champion may chok na. At ikaw? Champion may chok na. Parang may gumamit na nun dati. Chok. Yung chok tsaka champion wordplay. Yung chok tsaka yung champion. Di ko lang sure kung sino. I-comment nyo kung alam nyo. Pero parang familiar yung linya na yun. Natin kung ano man yung sagot niya. Pagsasabi na yan ng katotohanan, di na yan bulaan kasi yung champion may chok na. At ikaw, sabi nyo, yung battle mo, ini-skip. Okay lang, mga brad. Yung battle mo kay Dusky, pinanood ko. Yung ads. Ang yabang-yabang, kala mo kung sino tong mangmang. Ang lakas nung round 3 mo kay Dusky, pero kay Badang. Oo, binigyan mo ako ng linya. Malugod ko yung inaamin. Pero yung laban nyo ni Pukuda, yung show po reference, di ba? Sa akin yun ang galing. Oh. Ay, nagkakasumbata na sila dito ng binibigay na linya. Kanina si Sur may sinabi siya na kay Lip Cram na yung linya mo kay ganito, ako nagbigay. Dito, ginantihan naman siya ni Lip Cram. Ano ito sinabi ni Lip Cram? Malugod ko yung inaamin. Pero yung laban nyo ni Pukuda, yung show po reference, di ba? Sa akin yun ang galing. Oo, tignan mo, sumasagot oh. Tignan mo naman, bad trip na. Sakto lang na meron kang tir. Here kasi iyakin ka. Galing. Trap yun, no? Yung tinatawag na trap na pagpapakinggan mo para siyang freestyle. Pero nakahanda yun kung sakaling sumabat si Sur. Siguro hinanda talaga ni Lip yun. Kasi si Sur, meron siyang tendency sa mga battles na sumabat pag round ng kalaban. Parang magmukhang galit o mag-react sa mga bara. So sinabihan niya ng nababad trip na sakto may tear here kasi may tattoo na tear. Si may tattoo na luha si Sir Henyo dito. Kasi iyakin ka. Okay. Tignan mo, sumasagot oh. Tignan mo naman, bad trip na. Sakto lang na meron kang tear. Here kasi iyakin ka. At ikaw, sabi mo, iniinom namin lang banog.
Nagkakamali ka, Brad. Alam mo, iniinom namin? Wala. Walang maisip na rin. Tumawa na lang eh. Buti nadala niya yung crowd sa tawa niya. Amin lang, banog. Nagkakamali ka, Brad. Alam mo, iniinom namin? Wala. Sabi na ito, pag ako daw nagsisipilyo, parang manicurista, sabi na ito ni pare, hindi yung manicure, putang ina mo, tawag doon, lagari. Tatanggalan ko kayo ng ulo, pero rounds na namin, game. Pinanood ko, mga battle mo. Puro ka, ha? Ha? Alam mo, okay na sana. Kaso nung binilang ko na yung ha? Ha? Dami kong tawa. Ako rin, ang dami kong tawa. Kasi sanay daw siyang wala siyang fan. Talaga? Malaman-laman ko, may fanpage ka. Tanga ka! kung sanay kang wala kang fan, pero ngayon, gusto na laging hinahangaan. Masyado nang naging padiva, naging kabilang lang sa bida, naging balingbing na ang puta, naapektuhan ka na ng sikat, nawala sa iyong probinsya, kaya nangailangan na rin ng fan, iba kasi yung klima sa Manila. At itong humble, biglang yumabang, pero ubod to ng duwag. Kung sino pang nanalo sa Royal Rumble, siya pa yung walang bayag. Dala lang naman ang takot kay Badang. Kaya kumampi ka kay Sur. Dating tinawag lang pang rescue, ngayong ginawa ng pang secure. Kasi hindi... So yung binabalik na naman nila yon, yung baliktaran, ginagamit nila kay Mot. Yung rescue, secure, anagram din siya, yung rescue tsaka secure. Kay Badang, kaya kumampi ka kay Sur. Dating tinawag lang pang rescue, ngayong ginawa ng pang secure. Kasi hindi daw payapa ang resulta pag ito nakipagbang sa Moro. Naniwala ka kagad? Paano yan nakikipagbang sa Moro? Isa batang rebelde pa lang, patay ka na dapat. Kaya nakakapagtaka. Nakuha mo yung mga votes? Ano to, lokohan? Baka yung judges binigyan mo ng stove kasi nagkalutoan. Tang ina mo, wala ka namang magandang vote stove. Anagram na naman. Anak, ginaya mo lang yung ating ni Bunak. First, gawin nating literal. Gusto ko ipasa mo rin to sa Facebook, ha? Nang makita nilang pinaiyak ka ng bungal! At ikaw? Tingnan natin yung ibig sabihin. Ate ni Bunak. Sino yung si Bunak? Gusto ko ipasa mo rin to sa Facebook, ha? Nang makita nila. Sa mga nakakilala ko sino si Bunak, paki-comment. Tangina mo, wala ka namang magandang binanat, ginaya mo lang yung ating ni Bunak. First, gawin nating literal. Gusto ko ipasa mo rin to sa Facebook, ha? Nang makita nilang pinaiyak ka ng bungal. At ikaw? Diba sinulatan ka niya kay Delo? Yun ang sabi niya. Kaya pala nung finals, nauutal sila pila karag na makina kasi nag-iisa na lang yung Delo, pinagatian pa nila. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Magaling na empleyado, dugot pawis pinaya mo. Sa mga napala mo, ngayong sumingaw na yung baho, niloko mo mga tao. Anong employee of the year? Baka ikaw mismo yung amo, kasi alam na ng lahat na may katulong kagago. At ikaw sobrang buraot mo. Pati si Boss Ivan sa galawan mo nabibigla. Tanginan to, nagsusulisit sa may mga fish pond, nagpapa-sponsor ng isda. Pero binibigyan naman siya agad. Kaya tuwang-tuwa si Makma. Pasalamat ka raw, hipak ka, kaya binigyan ka ng sop-sop. Pero hindi, ultimo sa marijuana. Sa hingi lang yan umaasa. Rumoksi ka rin, tol. Sa bagay, siya yung henyong sakuragi. Sanay siyang di umi-score. Pero hindi lang marijuana. Ultimo shabu sinusunog. Di ka na daw natutulog. Tambayan niya, Cannon Road, naghihintay ng batong mahuhulog. Pero meron pa diyang mas grabe. Si Boss Ivan din mismo nagsabi na kaya ka daw umalis ng Cavite kasi yung matalik mo kumpare ninakawan mo ng kalapate. So, huling-huli ka raw sa akto. Kada madadakma mong
ito, yung ilalagay mo sa box ng sesto. Kaya, alam nyo na ngayon na yung nagbebenta ng kalapate sa internet, si Sorgenio yun. Nakakatakot daw kayong kalaban, sabi ng tagahangan nyo na JJ. Ba't kami matatakot sa MS? Eh, nasa 3GS yung rese. Kahit sa pangalan mang ibase, hindi... Reference sa MS-13 na gang sa ibang bansa. MS-13. Nakakatakot daw kayong kalaban, sabi ng tagahangan nyo na JJ. Ba't kami matatakot sa MS? Eh, nasa 3GS yung rese. Kahit sa pangalan mang ibase, hindi kayo makakapatas. Pagkat kami pa rin ang swerte sa inyong ipapamalas. Kasi kayo daw ang aming break. Kami ay ginanahan. Ano bang ginagawa sa break? Di ba tinatapakan kahit manalo matalo? Sabi na parang kaya tapos. Wala nang dapat pag-usapan. Kaya ngayon iribat nyo na mga linya naming winaksi. Alam naming magaling kayo. Di namin yun matatanggi. Pumalag kami ngayong gabi at sila mismo yung saksi. Kaya sa eager nyo na magwagi, hindi kami agree. So anagram na naman yung pag yung ender nila. Eager, agree, MS-13. Dikit tong round 2 ah. Parang medyo mas puro patawa yung round 2 ni Lip Cram at Jonas kumpara dun sa round nila Mot at Sorgenio na puro bars. Okay. Tingin ko konting lamang kila Mot at Sorgenio dahil sa linya nila na yung Abaddon. Kumbaga mas may layers 'yon kumpara doon sa pinakamalakas ni linya ni Lip Cram at ni Jonas dito. Siguro pinakamalakas nila na linya dito yung break. Yung bigyan ng break. Ano ba ginagawa sa break? Yun ang tinatapakan. Parehas malakas yung ender nila. Pareho. Although dito may mga naulit na approach tulad ng mga baliktad-baliktad ginawa na rin sa round 1. So, konting lamang kay Mot tsaka kay Sorgenio dito sa round 2. Sobrang dikit. Pero yun, tayo na sila, round 1, Lip Cram, Jonas, round 2, Mot, Sorgenio. Pakinggan natin yung round 3. Kami ang saksi, kami ang saksi. Yan ang sabi nitong gago. Oo, oh, saksi, kasi kamukamo si Arnold Clavio. Taki na neto. Ang lakas pamamulit ng mga galawan. Talagang ako hinapa, oh shit. Itong kasing liit ni Onanay, ito galawang boyet. Hindi ko rin kilala yun, o nanay, boyet, paki-comment sa baba. Siguro mga ano to, mga sumikat sa social media katulad nung atin ni Bunak kanina. Kilala mo? Sino si boyet at si nanay? Nanay, Nano. Sa teleserye. Sa teleserye ba yun? Sino si boyet? Okay. Okay, hindi nanonood ng teleserye. Sorry. Tapos pamangulit ng mga galawan, talagang ako hinapa, oh shit. Itong kasing liit ni Onanay, ito galawang boyet. Tapos pinanood pa yung laban namin ni Dusky, tanginang ito wala sa hulog. Ba't di mong panoorin yung laban natin sa Baguio para makita mo kung paano kita dinurog? At ikaw, susuntukin na ko ng bungal. Tanginang to, ang dami mong nalalaman. Gusto mo, magsuntukan tayo sa labas para pati nguso mo mabawasan. Tol, naalala mo yung sa Nike? Ah, yung laban nila ni Flick G? Yung may space bar siya na skimming? Puta, ginaya na si Tipsy? Oh, di ba nagpapakaluni ka? Pwes makukuha mo tong question. Magnanakaw na nga, ninakawan mo pa? Ano yon, Inception? Napakatanda mo na sa eksena, dinadaig ka pa ng bata. Sobrang hina mo lumetra at bibihira pa tumama. Sabi mo kay Shelly sa laban, ikaw si JB Sebastian? Pwes mali ka ng akala. Hindi kasi JB ng komando, kasi mga tira mo, bahala! At kapwa tayo, Red Dahot. Okay, mga prison gang references. Komando, tsaka bahala. Bahala na gang. JB Sebastian, isa sa mga sikat na inmates. Komando pala siya, hindi ko alam.
Ikaw si JB Sebastian, pues mali ka ng akala. Hindi kasi JB ng komando, kasi mga tira mo, bahala! At kapwa tayo rep the hood ni Price Tag, pero ako lang dito yung subok, kasi nagawa ko ng mag-comeback habang nanatili kang support. Gusto ka na nga daw niyang bitawan eh. Alam mo ba ang reason niya, bugok? Bakit ka pa daw niya hahawakan kung di ka naman bumubuto? At ikaw, isa ka lang peke na makata sa pagpapag-ghostwrite ka na sanay. Ako mismo saksi sa pagpapatulong mo kay Mab ng bahay tatay. Kaya tama lang na ginaya mo yung galawa nun is Mab. Kasi di ka rin makikilala kung di ka sinuportahan ng Mab. Oops! Huwag mo nang binabanggit. Matagal niya na yung tinalikuran, mas pinili niya si Lip. Ang masakit, pati yung kaibigan niyang si Master Fit. Iniwan niya na rin ang pinalit si Pasta Tit. Gandang rayon nun, Master Flip tsaka Pasta Tit. Okay? Okay. Yung Mob kanina, hindi ko kilala yung rapper na Mob. Pero when I play nila na parang si Smug, kasi wala kang mararating kundi dahil sa Mob. Yung isang reference yata nun, yung 187 Mobstas. Pero si, yung Mob na rapper, naririnig ko na yung pangalan niya, pero hindi ko pa siya namimit. Masakit! Pati yung kaibigan niyang si Masta Fit, iniwan niya na rin ang pinalit si Pasta Tit. Pero seryoso, kababayan ko yan sa Cavite. Nabiter pa sikreto. Kabats ko sa New School yan dati. Kaso huminga karir neto. Naturingan kang tagabulihan at makulit kang araw pero basta listahan ng maingay, hindi ka na-call out ng maestro. Oo, hindi sila na-call out kasi mga wala... Galing nun, sa listahan ng maingay, ba't di ka na-call out ng maestro? Nag-reference siya dun sa laban ni Sak Maestro tsaka ni MZite kung saan kinall out ni Sak Maestro. Lahat ng MCs na siguro may respeto siya o gusto niyang kalabanin. Eto nga, si Jonas, hindi naman siya na-call out doon. So parang sinasabi niya na hindi magaling si Jonas. At the same time, ang ganda ng relationship ng mga words ng Sak Maestro or teacher. Tapos maingay, di ba? Pag maingay ka, tinatawag ka ng guro. Or maingay yung pangalan mo na nag-iingay yung pangalan mo sa eksena. Ang galing nun. Yun yung mga magandang sinasabi kong wordplay na hindi pilit, sobrang natural niya. Kahit na yung first meaning lang yung mapakinggan mo, suntok na siya. Tapos pag na-realize mo pa yung second meaning, parang mas lumalakas pa yung epekto. Ang tagabulihan at makulit kang araw pero basta listahan ng maingay, hindi ka na-call out ng maestro. Oo, hindi sila na-call out kasi mga wala naman matagyan. Bukod sa walang class, hindi pasik, kaya hindi classic ang labas niyan. Mga letra namin, merong bilang na parang plaka ng sasakyan. Kaya nga bawat paandar namin, napalista na sasakyan. Speaking of napalista, ang haba pa mag-shoutouts nitong si Jonas at si Bill. Bago lumaro, ang daming bate. Kala mo contestant ni Kuya Will. Lalo na to kapag bumate, puta kasama pa buong angkan. Tapos pag oras na ng performance, puta sasayaw-sayaw lang. Kaya wala sa tandem nyo, wala kang bilang. Isa ka lang sukbulang balo. Binuhat mo lang yan sa madaling sabi sa yung may utang sa'yo. Tapos nung laban nyo sa pambababae, nilaglag ka ng kupal na to. Bumbay ka nga kung sino may utang sa yung nagulog sa'yo. Sige, labasan na ng baho to, pare. Usapang palikuran ba? Lipgram, hindi ka daw nagbubuhos ng tae. Hinayupak ka. At ikaw pa mismo nagsabi, dapat nga kilabutan ka. Hindi siya nagbubuhos ng tae kasi ayaw niya paliguan ka. Pero seryoso, mula sa buhay at sunugan, sunod-sunod na laban, halos wala nang pahinga. Mga ideyang baliktaran, halos nagamit na sa iba. Kaya pagdating sa salita, wala nang gana baliktarin pagdating sa kanila. Teka, walang gana baliktarin? Laruin nyo tang ina kung babali-balik ta rin, walang kalabang tinira. Kasi inaubusan ko ng gutom kung akala nyong busog na. At tagda kaming sumalubong sa lahat ng mga susunod pa. Kaya sa lahat ng bayaw nyo na pumunta, salamat sa dalawa nyong pinapunta. Pinapangako namin ngayong gabi may 3GS na 2 bumpa. Teka lang,
At kung sakaling manalo kayo, sige, mga tropa naman kayo, sa inyo na yung karangalan. Pero sumobra kayo sa oras, pinatunayan nyo na di kayo lalaki, di kayo sumusunod sa usapan, mga putang ina nyo. 48 lines! Ang ina nyo, ah. Galit na galit. Galit na galit siya. Si Sureño. Ulitin nga natin. Parang napikon siya dun, ah. Putang ina nyo. At kung sakaling manalo kayo, sige, mga tropa naman kayo, sa inyo na yung karangalan. Pero sumobra kayo sa oras, pinatunayan nyo na di kayo lalaki, di kayo sumusunod sa usapan, mga putang ina nyo. 48 lines! 48 lines! Okay, yun yung round 3 nila. Lakas na round 3 ni Mo at ni Sorgenio. May magagandang linya na may mga double meaning, suabe, may mga nakakatawa. Halo, halo na yung round 3 nila dito. Parang yung round 1 nila, comedy, round 2 bars, eto round 3. Hinalo na nila. Malakas yung round 3. Yun lang, nakakatawa lang yung ending niya. Kasi nagagalit yata siya dahil parang overtime si Lip Cram tsaka si Jonas. Napapansin ko ngayon, parang mas mahaba yung mga rounds nila dito kay Mot tsaka kay Sorgenio. Pero itong third round nila Mot tsaka ni Sorgenio, medyo mahaba din eh. Sa pakiramdam ko lang ha, sa pakapanood dito. So, pakinggan natin yung round 3 ni Lip Cram tsaka ni Jonas kung paano nila sagutin to. Ano ah? Iyakin talaga ang puta! Galit na galit, kala mo may kausap ka. Kala mo kung sinong matalino? Etong si Bugbog. Huwag ka mag-alala, pag binuhusan niya yung tae niya, kasabay ka ng lulubog. Tangina mo ka pare, di ako matatakot sa'yo kahit meron ka pang kulangot na permanente. May ba't ba gusto mo? Eto sur, yung luyang binigay mo, hindi ko na babalik. Ganun ako magribat. Hindi masakit. Tangina. Si Jonas, ang galing niya magsagip ng linya na halimbawa tingin niyang hindi bibenta katulad nung kanina. Yung di ka niinom namin, wala. Kumbaga wala naman talagang bigat yung tapos dinadala niya sa adlibs niya o sa tawa niya, nang kuha niya pa rin yung crowd. Ibang ano rin yun, ibang skill din yun, na adlibbing skill. Ganun ako magribat, hindi masakit. Tangina. Oo, pareho kaming red na hood. Kasi si price tag, nausayang kay Undo. Nawakan niya ako, di ako pumuputok kasi ako yung matalas sa hukbo. At ikaw naman, inusapang Wonder Pets, ikaw si Ming Ming. Tanginay. Parang pumigil yun, ano yung Wonder Pets? Alam mo yung Wonder Pets? Ano yung Wonder Pets? Parang narinig ko na yun. Parang nabasa ko na sa Facebook yun, dumaan na sa newsfeed ko. Ming Ming ang puta. At ikaw naman, inusapang Wonder Pets, ikaw si Ming Ming. Inay, ikaw daw yung reporter sa saksi, ikaw naman si Tunying. Eh nga, huwag na natin pabayan kasi baka magalit yung kumpara natin. Baka bawasan yung pakingkim sa anak ko. Game, may tanong lang ako, Mot. Bakit ito kinampi mo? Di ba dapat si Santos? Kasi kagrupo mo na siya magmula nun. At kasama mo siya sa kanta na sa Haring Araw Lumamon, pero nagbilag ka rin sa sikat sa pagiging tanyaga at magiting. Kaya ang sakit ng isipin na iiwanan mo rin pala ang iyong kasama sa lilim. Kaya sa iyong napiling padrino, hindi ka naging matalino. Sa'yo na nang galing mismo na di pwedeng panabong tong hen nyo, eh ba't sinama mo pa rito? At ba't ba kayo nabibilib dito? Eh puro lang naman kaya bangan yan. Puro ka tinapos mo yung law. Bagsak ka naman sa bar exam. Puta lo lang tinapos mo? Anong akala mo? Nice sir? Ako nga eh, 15 lang yung baon ko, pero tinapos ko, high school. Tapos proud na proud ka
pang tinalo mo si Krega, inag-choke naman si Repa, nakuha mo pang ipagyabang, hindi na yung pasok sa panlasa. Alam mo yung problema? Nawala kasi yung utak na iyong dinakdakan. Utak, dinakdakan, di na naman kayo nakahiri. Panis yung setup mo na may laman sa setup na ginamitan ko ng isip. At ikaw, sila lang nagpapalakas. Dinakdakan, pulutan yun na, yun, lempong baboy, may mayonnaise. Kung hindi may mayonnaise, maanghang yun eh, pulutan. Hinahaluan din yun ng utak ng baboy. So either mayonnaise o utak ng baboy yung ihahalo mo. Okay, magandang linya. Tinulugan, medyo tinulugan ng crowd. Baka hindi nila alam yun. Utak, dinakdakan, di na naman kayo nakahiri. Panis yung setup mo na may laman sa setup na ginamitan ko ng isip. At ikaw, sila lang nagpapalakas ng banat mo. Kaya yung tunog, bomba! Idadaan niya lang sa intense na delivery, tapos yun na, bongga! Pinaburan niyo kasi masyado. Kahit yung banat, di kalakasan. Paano nga naman masisilip, kapalpakan, kung automatic na palakpakan? Kaya yung okay, so all three rounds, ginagawa nila Lip Cram Jonas itong mga baliktaran. Yung kapalpakan, palakpakan, stove, kanina, votes. Okay. Tuloy. Di kalakasan. Paano nga naman masisilip, kapalpakan, kung automatic na palakpakan? Kaya yung kinunsintin yung bata, sa adik sumama na. Natutunan na magnakaw. Ultimo laban, nabenta na. Kaya nung finals ng sunugan, dismayain yung inabot. Ito ang resulta ng isang batang hindi nyo pinalaki ng maayos. At ikaw, lagi mong sinasabing ikaw si KD. Ikaw si Benji, Sakuragi, Lebron. Ni isa, wala kang kahit doon. Tsaka paano ka naging Benji para stang ina mo? Eh ang kamukha mo si Torion. At siya rin daw si... Jimuel Torion. Oo nga, no? Medyo mas malapit itsura ni Mot doon kaysa doon sa mga NBA player. Wala kang kahit doon. Tsaka paano ka naging Benji para stang ina mo? Eh ang kamukha mo si Torion. At siya rin daw si Jaworski. Pwes hindi ako natakot. Masahol pa ako kay Pachulia. Pag sa court ako pumasok, babaldaduhin kita pare. Kapag tayo ang nag-abot, sunod-sunod ang iyong bale. Nang wala ka ng masahod. Kaya sa hiling mo na friendly battle, ito'y kabalik. Sunod-sunod ang iyong bale para wala ka ng masahod. Yun, magaling yun. Pwedeng ipantapat yun sa linya ni Mot tsaka ni Sorgenio sa third round kanina, yung sak maestro. Yun nga, yung meaning na sunod-sunod ang bale para wala ka ng masahod. Yung bale na advance sa sweldo, syempre sahod, sweldo. Tapos sa basketball, yung bale, sunod-sunod yung bale para di ka na makapangsahod ng player. O yung sahod, yung sasaluhin mo ng kadalasan ay nagre-resulta sa injury. Puhin kita pare. Kapag tayo ang nag-abot, sunod-sunod ang iyong bale. Nang wala ka ng masahod. Kaya sa hiling mo na friendly battle, ito'y kabalik na rin sur. Kami ay kakatay ng kaibigan at babali ng rule. Pagkatapos naming magripuhan itong idol yung fool, makikita nyo sa kanyang katauhan yung agusan del sur. At saka bakit magalit na galit ka pag hindi ka ginigis sa Baguio? Magripuhan, agusan del sur. Oh, sur. Okay. Itong idol yung fool, makikita nyo sa kanyang katauhan yung agusan del sur. At saka bakit magalit na galit ka pag hindi ka ginigis sa Baguio? Tang ina! Barya-barya na lang yung kita ron sur, sumasabit ka pa. Di ba icon ka na? Kala ko pa naman pang libo na galawan, pang coin lang pala. Ang ilan to, gahaman! Mga rapper sa Baguio, ginagatasan. Alam mo, di mo sila masisisi kung ayaw na nilang magbulag-bulagan. Sawa na daw sila sa yung galawan na mangagaw ng pagkakakitaan. Kaya ikaw, yung Henry C. ng Baguio, sa taglay mong kakupalan. Kasi pag pera daw usapan, itong singket na may sariling mall ang numero uno sa listahan. At ikaw, pag-usapan naman natin yung estilo. Bulag-bulagan, agawan ng pagkakakitaan, singkit na may sariling mall. Guro yung mall. Ginawa, nilalaro nila sa mall, yung mall na nunal.
Okay lang. Kala ko pa naman pang libo na galawan, pang coin lang pala. Ang ilan to, gahaman? Mga rapper sa Baguio, ginagatasan. Alam mo, di mo sila masisisi kung ayaw na nilang magbulag-bulagan. Sawa na daw sila sa iyong galawan na mangagaw ng pagkakakitaan. Kaya ikaw, yung Henry C. ng Baguio, sa taglay mong kakupalan. Kasi pag pera daw usapan, itong singket na may sariling mall ang numero uno sa listahan. At ikaw, pag-usapan naman natin yung estilo mong baliktaran na ikaw daw ang nagpauso. Puta, 2012 ba lang gamit na yan tapos binitbit mo pa rito? Kayo naman, mga ignorante. Sige, tanggap lang ng tanggap. Ikaw para kang bugaw, tangina mo, kasi nagbibigay ka ng laspag. Mula kay Notorious, Tipsy D, Balakid, nagamit na nila yan. Tapos aangkinin mo yung titulo? Pweh, mahiya ka naman! So anong sasabihin mo? Tapos na yon, iba na ngayon, di namin yan tatanggapin. Dahil lang naging parte na ng kasaysayan, di na kayang tanggalin. Kaya kahit anong klaseng palusot o laro sa salita man ang gawin, mananatiling noon ang noon kahit pabalik na rin. Kaya sa lahat ng mga fans nila, mga luha nyo, i-ready na. So titira nila si Mot dito sa baliktaran na kiniklaim niya na siya yung nagsimula, na nagawa na rin ito nila Notorious tsaka ni Tipsy D. Oh, naalala ko ako rin, sa kanta namin ni Glock 9, meron din akong palindrome na linya doon, yung kamusta na si Juan Tamad, nasa bayabasan. Kahit balik ta rin, ganun pa rin, nasa bayabasan. Pero si Mot talaga yung parang nagpa, ayun, lagi niyang ginagamit. So parang doon siya nakilala. Kaya din ginagamit nila dito all 3 rounds kay Mot. So dito ay papunta yung ano, punchline. Yung noon, noon pa man, kahit nabalik ta rin. Parang yung ginamit niya rin kay Apex, yung Alila. Ay Alila, kahit pabalik ta rin. Mananatiling noon ang noon kahit pabalik ta rin. Kaya sa lahat ng mga fans nila, mga luha nyo, i-ready na. Makasaysayan ang pagpunit namin sa inyo na parang sedula. Okay, malakas din yung round 3 nila. Okay, dito tayo mahirapan. First round Lipcram Jonah, second round Mot Surgenio. Third round, malakas din yung third round nila Mot eh. Nandun yung mga sakmaestro bars, may mga maangas na linya si Sur, yung suntukan sa labasan, hindi lang ngipin mo, pati nguso mo babawasan. Tapos yung ender ni Surgenio dun, galit na galit. Lampas daw sa linya. Lampas daw sa bilang ng oras sa rounds. Teka, hirap nitong round 3 ah. Okay din yung round 3 nila Lipcram. May mga wordplay din sila na magaganda. Yung dinakdakan, yung sa bulag. Ito yung sinilight nila yung baliktaran ni Mot. Actually, round 3, mahirap siyang i-decide kasi wala namang nagkalat, walang nag-stumble, parehas nag-rebat sa simula, parehas solid yung ender, parehas may laman yung gitna. Di ko lang alam kung kaninong round, para magkasing haba lang yung round nila dito, parehong mahaba yung rounds nila sa round 3. So, bibigyan ko na lang ng tabla. Siguro kailangan panoorin pa ulit to para isa-isahin yung kung i-scorean mo, ganito kadikit na laban, no? Good luck na lang kung sino nag-judge dito sa laban na to. Basta para sa akin, malinaw na Lipcram Jonas yung round 1, malinaw na Mot Surgenio yung round 2. Itong round 3, ang hirap timbangin kung kanino to. Parehas magaling. Tingnan natin yung decision ng judges. Round 9, day 2, Mot at Surgenio versus Jonas at Lipcram. Mag-ingay para sa laban na yun. Shoutout sa kanilang apat. Yan yung mga sobrang solid na laban. Hindi naman importante kung sino nanalo. Formality na lang yan. Pero ang boto ng urado, 4-1, Mot at Surgenio. Okay, Mot Surgenio nanalo. Siguro yun nga,
Tingin ko justification nila dito, siguro sa time, baka yun pinasok nila dahil wala naman nagkamali, wala nag-stumble, wala nag-choke. So, yun nga, pag nangyari yun, hanapan na lang ng butas yan eh, sa dulo eh. So, baka yun yung nahanap na butas. Pero performance-wise, sulat-wise, dikit na dikit tong laban na to. Kayo, tingin nyo, para sa inyo kung sino nanalo dito. Para sa akin, dikit lang to. So, yun. Sana na-enjoy nyo tong episode natin ng Break It Down. At abangan ng Lunibersidad. Nagsimula na po tayo. Orientation ng isang araw. Tatlong araw na orientation yan. Bago tayo magsimula sa technical part. Kaya, yun lang. Ingat kayo lahat. Kita-kits ulit. Peace. I'm out.